Halos na rin sa ating mga Pilipino ang umaasa sa mga sasakyan pang publiko tulad ng jeepney, taxi at bus. At marami rin sa atin ang nagiging biktima ng mga nananamantalang drivers. Yung mga drivers na hindi nagbibigay ng tamang split. Yes, I have experience being shortchanged. I think that's what you call it. So, minsan, pag sasakay ako sa jeep, kulang ng piso or at least 25 cents or kahit small, sasabihin nila, ma'am, wala na pong barya. I make sure naman na they give me the right change. Naranasan ng masuklian ng di tama. Actually, hindi nasuklian. Kasi 10 piso yung binigay, tapos pinabayaan na lang kasi 250 lang naman siya. Para maiwasan ng ganitong pangyayari, kumuha kami ng tips sa ilang mga kabataan. Magbayad na lang ng exact amount. Siguro alam naman nila eh kung magkano talaga dapat yung pamasahe. Tsaka meron din kasi yung ano, mga yun yan, nag-claim sila ng student fee, ganun. Minsan kasi may mga ano na hindi nag-claim nun. Pag nagbayad sila, sabihin na lang nila na estudyante, ganun. Dapat, bilangin muna nila kung tama ba yung sikli or hindi. So kung sobra, ibalik nila. Kung kulang, humingi sila ng karagdagang sikli. At ang payo namin mga taga-PNN, magdala lagi ng barya para eksakto lang ang iaabot mo. At laging tumingin sa listahan ng pamasahe na karaniwang nakapaskil sa mga sasakyan para malaman kung magkano ang tamang pamasahe. Kami sa Manila Bureau ay nagpapaalala sa lahat ng mga sumasakay sa pampublikong sasakyan na huwag mahihiyang kunin ang kanilang mga sukli. Lagi nating tatandaan na ito ay ating karapatan. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.